Sa ating nakaraang video ay natampok natin ukol sa interpretasyon ng inyong panaginip na kung saan ito ay nagsasabi o namumungkahi na kapag sandaling nakita nyo ito ay siguradong may malaking swerteng paparating sa usaping yaman man o pananalapi. Kaya't kung hindi nyo pa po ito napapanood at kung interesado ka ay pakicheck na lamang po sa ating channel or I will link down below on the description box. At sa video ito ay tunghaya naman po natin ukol sa palmistry reading o pagbabasa ng kapalaran na kung saan ang ilan pa ang mga senyales, mga tanda o marka na makikita sa inyong mga palad na ito rin ay makapagsasabing kung ang taong bang ito ay magkakaroon ng isang napakagandang kapalaran. Kaya't kung may time kang makinig, tara, samahan niyo ako. Sa pagbabasa ng kapalaran, ang square sign o hugis parisukat na makikita sa iyong mga palad. Ang interpretasyong nakasaad rito, ito ay sumisimbolo ng mga positibong enerhiya na sa pangkalahatan, ito ay may mga matagumpay na kahulugan at syempre ito ay depende kung saang lokasyon ito nakahanay. Lalapat kung ito ay nakikitaan sa gitnang bahagi ng inyong mga palad, ito ay masasabing napaka-auspicious sign o napaka-husay. Ang mga itong uri ng mga tao, sila ay mga prangka, simple at matapat. Nag-iiwan sila ng magandang impresyon sa iba at sila ay makikilala sa industriyang ginagalawan nila. Gayun din ang ganitong tanda na square sign kung saan lumitaw sa gitnang bahagi ng inyong mga palad. Ito rin ay sumisimbolo ng malaking swerte para sa kayamanan at pamamahala sa usaping pera o pananalapi. Mahusay ka sa paggawa at pagkita ng pera at magaling ka rin sa pag-iipon. Kaya't sa iyong galing ay hindi maikakailang malayo ang iyong mararating. Maabot mo ang rurok ng tagumpay, ikaw ay yayaman. At ikaw rin ay magkakaroon ng mas mahusay na swerte para sa yaman pagkatapos mong makasal. Kaya tingnan mo na ang iyong mga palad. Baka hindi mo alam ay meron ka na pala nitong swerteng sinyales na nakaukit sa iyong mga palad. Kaya para sa inyong mga Jansky, ay agad yun ang i-affirm sa inyong mga sarili ang mga swerte o magandang mangyayari sa inyong buhay. Palakasin niyo ang inyong paniniwala, huwag maging negatibo para gitlalo itong maging epektibo. So nasa inyo na po kung inyong papansinin or iisnapin ang video na to. May basen man o wala, ang interpretasyon na nakaukit sa inyong mga palad na ito ay magtatalang ng swerte ayon sa palmistry reading ay kinapo ang bahalang humuska. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ating paniniwalaan basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapanlamang. Huwag lamang dapat tayong sumobra at tandaan pa rin po natin na kung gusto natin swertihin o yumaman o magkaroon ng maraming pera, pinakamas mainam pa rin sa lahat, sipag at tiyaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng mas lalo pa po nating makamit ang ating tagumpay. Marunong pa rin po dapat tayong magpahalaga sa kung ano ang meron tayo dahil nasa atin pa rin ang may kontrol at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay may mga suggestion o reaksyon o nais na ilagtag sa topic na to, ay paki-comment na lamang po sa ibaba. Maraming salamat po mga ka-Jansky. Good luck and God bless!